What's up guys? Hello, this is me, Jay, and welcome back to my channel. So, for today's video, since na malapit na kami mag-uwian at habang ako'y nagpapahinga, nag-iimis-imis ako ng mga gamit ko. So, nakaisip akong gumawa ngayon ng DIY na pang-display, pang-decor sa wall. So, yung mga kagaya nito, yung bulaklak nito is nagamit ko na. Nalagay ko na sa tray. So, yung dahon, wala na akong paggagamitan ito, kagaya nitong dahon na to. So, hindi ko man siya laging nilalagay dahil, siyempre, kagaya nito, masyadong mag-green. Sa lahat, green. Hindi lang yung green-minded, ha? So, naisipan ko na gawin siyang pang-decor sa wall. Diba? So, gagamitin ko siya bilang pang-decor sa wall nga. Paulit-ulit, Anli. So, samahan niyo ako, guys, okay? Meron akong isang karton dito. Yan. So, ginupit-gupit na siya. Okay? Tutupiin na lang natin and tutupiin ko pala and gagawin ko siyang pang-decor nga sa wall. Paulit-ulit, 'di ba? So let's start, guys. Baka makita sa camera na wala akong mask, okay? So, okay, let's start. So sa portion na 'to, tinutupi ko na 'yung paglalagyan ko ng decoration natin. Pinrepair ko na and then ika-cut ko na yung styro at imo-mold ko siya bilang paso. Gagawin ko siyang paso. Sana lang maging paso yung style niya. Dahil bahala kayo dyan. Basta, ano lang yan. Naisip ko lang yan na gawin. So, pamali-mali pa ako dyan. Kaya putol ng putol. Baka mahaba or, di ba, mataba. Wow. So, ayan. So, sa part na to, pinapakinis ko pa rin siya tapos pinutulan ko na siya kasi mahaba nga yung magiging paso natin. Eh, mahaba na rin naman yung mga lalagay natin pang-decor. So, kailangan hindi siya masyadong mahaba yung paso. Okay, so, ito, pinapakinis ko muna siya ng pakonte-konte. Hindi ko makuha yung tamang sukat niya para mag-balance yung side niya kasi hindi ko naman... Nakita nyo naman, hindi ko na siya inano ng lapis or yung sukat ba. Hindi ko na siya sinukat. Basta na lang ako nag-cut. Pumali-mali ako dyan. So, nag-cut ako ng isang maliit na styro para pampakinis. Ganyan guys yung pampakinis ng mga styro, okay? Styro to styro lang tapos ikikis-kis nyo sa para maging makinis. Okay, hindi baku-baku yung ating kinat na styro. Yun. So, ayan. Kinis-kinisan mode. Dali nga, nakakainip. So, sa part na ito, bubutasan ko na yung magiging paso natin. Para naman medyo, ano siya, hindi ko siya ipupull na butasan. So, yung pinakataas lang bubutasan ko para paglagyan ng ilalagay nating decoration at yung pagtutusukan ng iba nating mga pang-decoration. Para lang mag-style paso siya sa labas at hindi siya masyadong ano, kumbaga butas na butas. Ganarn. So, ayan. Ayan, natapos ko na siya, diba? At ididikit naman natin siya. Wait lang. So, nilagyan ko lang siya ng glue stick and then dinikit ko. Ngayon, mag-start na tayong gumawa. Sinusukat ko lang yung halaman na ilalagay natin. Yan. Since na naka-form na naman yung mga dahon na siya, hindi na ako nahirapan ng pagdidikit. So, yung iba, kinahoy ko na lang yung ibang mga dahon doon sa isa pang kabilang mga pinaglagyan ng flowers. So, ayan, kahoy-kahoy din pag may time, 'di ba? So sa part na 'to, kumukuha pa ako ng iba pang mga dahon at tinutusok para magmukhang mayabong, magmukhang malaki ang ating malago ang ating halaman na ito. 'Di ba? Ang ating decoration na 'to. Yan, 'di ba? Malago na siya. So, lalagyan ko pa siya ng iba pang mga dahon-dahon sa taas para naman medyo hindi ano,
magmukhang nakakalbo, kailangan malago ang ating halaman. Diba maganda yun sa mga plantitas, no? Pag yung mga tinatanim yung mga halaman is malalago. Sana all malago. O, diba? Ganda niya, no? So, tinry ko dikit ng glue yung iba para hindi na malaglag. Yan. So, sa portion na to, maglalagay na ako ng mga small details. Wow, small details, diba sabi? Para medyo magkaroon naman ng konting kulay ang ating decoration, diba? So, lagyan natin ng konting mga abu-abubot, ganyan. Para naman hindi, ano, pero hindi rin naman siya kakabitan ng mas maraming abubot para hindi naman magmukhang Christmas tree. Okay guys, enjoy lang kayo dyan ha, sa inyong panonood dyan. So sa part na to, medyo murayta tayo, 'di ba? Dahil hirap-hirapan mo dahil bukod sa wala nang tinta yung pentel pen, wala rin akong pangkulay sa styrofoam. So kung ano lang yung meron, yun lang pagtiyagaan natin. 'Di ba? Pero kung meron naman kayong mga pambalot or whatsoever na pwedeng yung ikulay sa paso nyo, mga favorite color nyo, pwede yan, pwedeng-pwede yan. Sa akin lang naman i-sample. Okay, guys. O, oh, diba? Tapos, ayan, may konting pagpirma para alam na ako yung gumawa. Yes, sabi. May nag-request pa, lagyan daw ng date. O, di, ayan. Lagyan ng date. Parang nangangamoy na, mahihingi na naman ito. So, ikinontent ko lang siya talaga. So, ipapamigay ko din talaga siya mamaya kung sino yung manghihingi. O, oh, diba, guys? Ayan na, tapos na siya. O, oh, may pirma ko yan, o. Oh. Oh, tori, oh. Ganarn. Tapos, babalutin natin siya, ha. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for.